Hello everyone! Welcome back sa ating channel. This is Edwin from Grace Canada Vlog. And in today's video, pag-uusapan natin kung ano yung mga factors na kailangan nyong i-consider pag kayo ay pipili ng phone plan. And pag-uusapan din natin kung ano yung personal na experience namin ni Diane nung kumukuha kami ng phone plan nung bagong dating kami dito sa Canada. And as a bonus, at the end of this video, i-share ko sa inyo isang exclusive offer na pwede nyong i-consider pag kayo ay kukuha ng phone plan dito sa Canada. So meron akong tatlong factors na inilista na pwede nyong i-consider pag kayo ay namimili. Una sa lahat, kailangan nyong i-consider yung coverage ng service provider na mapipili ninyo. Dahil alam nyo naman guys, ang Canada ay sobrang luwang na country. Kasya dito ang 33 na Pilipinas. At hindi lahat ng landmass ng Canada guys is urban. Karamihan dyan guys, mga rural areas. So napaka-importante guys na alam nyo kung saan kayo titira. Kayo ba ay titira sa metro? Kayo ay titira sa suburban or kayo ay titira sa rural communities. Pag alam nyo na ito guys, i-check nyo yung mga service providers na available sa inyong lugar. Kasi hindi lahat ng provider guys is covered niya lahat ng communities dito sa Canada. So that's the number one consideration when you're choosing your phone plan. And normally naman guys, kapag kayo ay titira sa mga cities dito sa Canada like Calgary, Vancouver, Toronto, ganyan, most of the service providers is may coverage sila sa area na yon. So once na ma-confirm ninyo na meron kayong coverage, punta na tayo sa second factor, sa contracts. So sa contracts guys, basically dito sa Canada, merong mga prepaid plans and mga postpaid plans. Gaya lang din sa atin dyan si Pilipinas. Pero kasi dyan sa Pilipinas, we are more on prepaid plans. Pero dito sa Canada guys, mas dominant po ang mga postpaid plans. So ano yung difference ng dalawang to? So basically guys, sa prepaid plan, ito yung mga SIM cards na walang lock-in period or yung mga walang kontrata. So pwede kayong umalis anytime you want. The thing is, if you are under prepaid plan, very limited po yung consumption na pwede nyong gamitin. Kaya naman, ideal itong mga prepaid plans guys kapag low consumption lang kayo, like hindi kayo masyadong nag-data or sa bahay ninyo eh meron naman kayong wifi at hindi kayo masyadong lumalabas at gumagamit ng data and hindi rin kayo masyadong tumatawag or nagte-text within Canada. And so kung ganun ang profile ninyo guys at hindi nyo masyadong nako-consume yung mga services na binibigyan ng provider ninyo, it's better to go with the prepaid plan. Kasi guys, with the prepaid plan, you can get it as low as $25 per month. Pero syempre, sabi ko nga, you get what you pay for. Very limited lang talaga ang data plans niyan kung meron and yung call and text niyan. Pero kung kayo ay kagaya namin guys na on the go na laging lumalabas, kailangan natin ng data sa labas, laging tumatawag sa employers or sa mga customers or sa mga friends dito sa Canada, you might consider taking a postpaid plan. Kasi guys, kapag naka-prepaid plan kayo, and malakas yung consumption niyo, let's say, gumagamit kayo ng 2GB up to 5GB or even 7GB of data per month, eh madadali po kayo dun sa prepaid. Kaya I suggest, kung ganun yung consumption niyo, go with the postpaid plan. Kaya sa mga postpaid plans naman guys, para lang din yan sa Pilipinas, may different offers din yan, depending nga sa consumption niyo. They can go as low as 4GB per month, up to 25GB per month na allocation sa inyo. So the higher the allocated cellular data, mas mataas po yung babayaran ninyo. So nagre-range po yan sa mga $45 up to $80 depende sa service provider and depende nga rin sa deal na makukuha ninyo. So let's talk about pros and cons ng pagkuha ng postpaid plan. Syempre ang pinakamalaking advantage nito guys, kapag ikaw ay heavy user, makakatipid ka talaga in the long run. Unlike sa prepaid plans guys na pwede kayong umalis anytime, sa postpaid plans guys, generally, meron silang lock-in period from 1 year up to 2 years. Depende sa contract and depende sa deal na makukuha nyo and syempre, depende rin sa provider. So, yun yung nakikita kong biggest disadvantage ng pagkuha ng postpaid plan. Syempre, just in case, sabihin natin, yung pinuntahan mo noong una, merong coverage. Tapos, bigla kang nagkaroon ng trabaho doon sa remote area. Tapos, it so happen na yung provider na yun, eh, wala ng service doon. Eh medyo mahihirapan po kayong umalis or magkakaroon kayo ng penalty kapag kayo ay lilipat ng provider. So after kayo magdesisyon kung prepaid or postpaid ang pupuntahan nyo, punta na kayo sa next factor na kailangan nyo consider. And for me guys, ito ang pinaka-importante. Yan ang cost or price ng plan na kinukuha ninyo. Gaya nga nang nabanggit natin kanina, kapag magpi-prepaid plan kayo, nasa $25 yan pataas. Kung naman kayo ay magpo-postpaid, ang range niyan nasa $45 up to $80. In this section guys, gusto ko lang i-share sa inyo na yung mga service providers dito guys, halos lahat sila guys, every month, meron silang ginagawang promotion. Yung mga promotion na to, nagre-range yan guys sa no lock-in period,
or lower cost or higher gigabytes or unlimited calls and texts all throughout Canada, or minsan meron din silang mga unlimited texts international. So depende guys sa matatimingan ninyong mga promo. So basically, yun yung tatlong factors na kailangan nyong consider pag kayo ay namimili ng phone plan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung personal experience namin ni Diane nung kami ay dumating dito sa Canada. So basically guys, as a newcomer, syempre sinuyod din talaga namin lahat ng possible ways or possible na pwede namin kunin from postpaid, prepaid, different service providers and everything. Nung naka-decide na kami guys, ang ginawa lang namin, pumunta kami sa booth and then nag-inquire kami about sa promotion na nakita namin sa website nila. Unfortunately guys, ang sabi sa amin nung sales lady that time, before we get approved for a postpaid plan, we need to get a credit history. Sa madaling sabi, kailangan daw namin ng credit card bago muna makakuha ng phone number. Syempre guys, medyo hassle yun sa amin kasi bagong dating kami dito, alam naman mag-antay pa kami ng 3 months or so para lang makakuha kami ng phone number, di ba? So nag-isip kami kaagad ng paraan kung ano pwede namin gawin. It so happened guys na yung tita ko na nandito sa Calgary, eh yun din yung provider niya. So ang ginawa na lang namin guys, nag-add na lang siya ng line under her name para sa aming dalawa. So basically guys, wala kaming kontrata ni Diane sa service provider namin. Basically, naka-under lang kami kay tita. So, pag nagbabayad kami ng plan namin, sinisenda lang namin kay tita, tapos siya na po yung nagbabayad. Ang downside lang nung ganong situation, guys, hindi kami nakakapag-build ng credit history namin. Ibig sabihin, hindi nadadagdagan yung credit score namin. Hindi ko lang actually talaga sure bakit hindi kami in-approve that time eh. Kasi yung mga nakasabayan kong international students din, nakakuha naman sila ng mga phone plans nila without any problem. Siguro natapat lang kami sa sales agent na medyo strict. Who knows, di ba? So guys, kung kayo ay merong similar experience ng naranasan namin, lalo na yung mga nasa Canada na, mag-comment lang kayo sa baba guys para maging aware din yung mga kababayan natin. So in this section guys, meron akong i-share sa inyo na exclusive deal na ino-offer ng ating partner service provider, which is Canadian SIM powered by Fido. So we are actually offering guys a postpaid plan for only $40 per month. Inclusive na po yan ng 10GB ng cellular data, unlimited call within Canada, and unlimited text international. Gusto ko lang po itong i-compare dun sa current plan namin ngayon. Sa current plan namin ngayon, we are paying $45 for 7GB of data plus unlimited call and text within Canada. With this exclusive offer guys, you're actually paying $5 less than what we are paying and magkakaroon kayo ng extra 3GB of cellular data. At hindi lang yan, pwede rin kayong mag-send ng text messages internationally. Dahil nga generous yung ating service provider, i-waive na rin daw po nila yung $50 na activation fee. Ibig sabihin guys, wala na kayong babayaran upfront for activating your SIM card. And with this offer, para lang kayong kumukuha ng prepaid plan. Kasi guys, ang sabi ng Canadian SIM, aalisin din daw po nila yung lock-in period o yung contract sa program na ito. So, ibig sabihin yan guys, pag nandito na kayo sa Canada at hindi kayo naging satisfied sa service na binibigay ng ating service provider, pwede po kayong umalis without any penalties. So, nung nag-uusap kami guys, akala ko yun na yung i-offer nila, which is hindi pa pala. And meron pa pong very good news dyan kasi guys, isi-send din nila yung SIM card ninyo papunta dyan sa address nyo dyan sa Pilipinas. Nang sa ganun guys, daladala nyo na yung SIM card ninyo pag kayo ay lumipad na dito sa Canada. At pwede na nilang i-activate yung SIM card ninyo within 48 hours bago kayo dumating dito sa Canada. So anong ibig sabihin nito? Pagdating nyo po dito sa Canada, activated na po yung phone number ninyo. Ibig sabihin, pwede nyo nang i-contact yung inyong landlord or yung inyong mga taga-sundo dun sa airport. And pwede nyo na rin gamitin ito to update your loved ones sa Pilipinas and sabihin na nakarating kayo ng safe dito sa Canada. And guys, dahil nga nabanggit ko din kay Canadian SIM yung nangyari sa amin na nahirapan kaming ma-approve for our postpaid plans, ang sabi niya sa akin guys, automatic approve daw yung mga international students na mag-a-apply under this program. So guys, hindi niyo na kailangan mag-antay ng ilang buwan para ma-approve kayo for a postpaid plan. And the good thing is that dahil nakapangalan sa inyo yung postpaid plan na to, eh pagkadating nyo dito sa Canada, mag-i-start na kayong mag-build ng credit score. And ang credit score guys dito sa Canada is a very big deal. Ito yung ginagamit nila pang assess kung ikaw ay credit worthy, lalo na pang ikaw ay mag-a-apply ng credit cards or mag-a-apply ng loan later on. So guys, this exclusive offer is available sa first 100 subscribers natin na mag-a-avail ng program na ito. Kaya naman guys, nagpapasalamat ako sa sponsor natin for today's video, that is Canadian SIM powered by Fido.
Kasi guys, napakalaking tulong ng program na ito para sa mga bagong international student na papunta dito sa Canada. And actually guys, hindi lang for international students to, pwede rin ito sa mga temporary foreign workers and sa mga PRs na papasok ng Canada. Just a side note guys, baka kasi isipin nyo na, oh, si Dre, promote ng promote sa product na ito. Baka naman ang laki-laki ng commission. Take note guys, wala po akong kikitaing any commission, any form of commission kung mag-register man kayo o hindi sa program na ito. I'm just doing this guys para ma-share ko sa inyo yung good news. Kasi ako personally guys, yung $45 na binabayaran ko, 7 gig lang yung nakukuha ko. Eh with this plan guys, you are paying $5 less, $40 lang babayaran ninyo per month. Tapos ang kukunin nyo pa, 10 gigabytes of cellular data. So that's already a big savings. So para kayo ay makapag-register guys, i-click nyo lang yung link sa ibaba and ituturo ko sa inyo kung paano mag-fill up ng form. So makikita nyo dyan guys, dito sa taas, andyan yung Dre's Canada Vlog. And this is an exclusive offer powered by Fido. So basically guys, ang gagawin nyo lang dyan, ilalagay nyo lang yung name ninyo, email address, phone number ninyo, answeran nyo lang ito, are you traveling as a tourist or no? Kung international student kayo guys, just say no. And then, lalagay nyo lang din dito kung saan kayo currently right now. Pwedeng nasa Philippines kayo or pwedeng nasa Canada kayo. So guys, ano pang inaantay natin? Mag-subscribe na kayo sa YouTube channel natin and then click nyo na yung link, then mag-register na kayo for your SIM card. So that's everything for me today guys. And again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog. Well, see you sa next vlog. Bye!